Ito na po yung luma, oh, putol siya, oh. Oh, ito na yung bago. Okay. Ngayon, magpapalit tayo ng stud ng Toyota. Innova po ito, Innova. Salamat kay Sir, kumayag ng videoan ko yung gagawin ko ngayon. So, mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na lang po sa channel ko. Nag-upload po ako ng mga videos na pwede nating matutunan o may apply natin sa sarili natin. So, may malaman tayo sa ating sasakyan. Okay? So, dito na po tayo. Kasi putol po eh, no? Putol. Eh kung halimbawa mangyari sa inyo to, kaya nyo na magpalit. Okay, i-guide ko kayo ngayon step by step. Ganyan, bakit ba ito napuputol? Minsan kada nangyayari rito sobrang higpit. O kaya pagpasok ng tornilyo, tabingi, pinipersa, yun, doon nangyayari napuputol yung stud. Kaya may tamang higpit lang mo talaga rito. Okay, ang kailangan lang natin cross wrench, martilyo, pansikwat. Kung wala naman kayo na itong pry bar na to, kahit tubo lang na pwede natin pangarang mamaya makikita nyo para saan. Tapos syempre jack. Kung nasa garahe ninyo, kasi kami nasa lifter, kung nasa garahe ninyo, ituturo ko lang sa inyo kung saan yung pwedeng jackan. Okay, dito tayo. Pag jack ninyo, pwede nyo dito. Ito matigas na parte to, pwede nyo dito. Kasi kami rito may lifter. So, hindi namin kailangan ng jack. So, dito na lang, dito. Dito nyo yung jack mismo. Okay? Yan, oh. Matigas na parte yan. Taka dito. Pwede naman po dito. Talagang sure nyo lang na hindi dudulas yung ano. O kaya, mag-provide na lang kayo sa mga mahiling mag-DIY dyan. Mag-provide na lang kayo ng jack stand para safe. Okay? Hindi na lalagay yung jack stand. May jack na kayo, may jack stand para safe. Okay? So, simulan natin. Tanggalin muna natin to, naluwagan ko na kasi. Ang size po talagang niya, 21. Kung bibili po kayo ng cross wrench, piliin nyo po yung mahaba para hindi kayo gaano persado sa pagluwag. Tapos yung pag-ikpit naman, sakto lang. Okay, mura lang naman to, tsaka malaki naman yung compartment ng sakit ninyo eh. Kasyang-kasya naman ito eh. Okay. Tapos, panatanggal na natin yung gulong. Siyempre, may brake drum dyan. Siguraduhin natin na nakarelease yung handbrake natin. Okay, kailangan release po yung handbrake. Tapos, kailangan natin martilyo dito. Papaluin natin to. Huwag kayong matakot mapalo din yung kaya pasagin to. Baka mas bumatag pa kayong martilyo. That's right. Kailangan lang po natin ang palo dito. Malaglag na. Ito na yung stud. Ito na ho yung naputol eh, no? Kailangan lang ho natin dyan, martilyo. Okay? Ito, martilyo. Pukin lang natin yan, kaputol yan. Pukin natin, papunta ron. Yan, tanggal na. Huh? Ito na po yung luma, oh, putol siya eh. Oh. Ito na yung bago. Okay. Ang pagkabit na ho natin, kailangan natin ng yung papasok po rito na tornilyo. Yan o, sungsok dyan. O kaya, minsan bearing yung iba. Basta papasok po yung itong thread nyo na hindi naman lalagpas dito sa nut nyo.
Huwag itong lulusot. Huwag yung lulusot yung nut nyo. Pasok yung stud, huwag lulusot yung nut. Okay? Ganun mo yun. O, ito na. Ay, kapit lang muna natin ito, patalikot. Yan. Sa mga Toyota, madadali lang ito, palitan eh. Eh, Toyota ko kasi, Toyota yung Nova. Palagyan na natin ito. Lalagyan natin ng nut niya kasi kakalsuan natin. Lagyan nyo ng nut o ito na napapasok yung tubo nyo kaya panikwat. Mayroon kayo kasi higpitan natin. Kasi iikutin natin. Ayan. Kung wala ako kasing kalso to, iikot eh. Ayan, iikot siya, iikot. So yun yung iniiwasan natin. Kaya natin kakalsuan. Kaya natin nilagyan ng nut para hindi malos thread. Kasi may thread dyan, baka malos thread. Imbis na isa lang papalitan nyo, magiging dalawa pa. Okay, so ikpitan lang natin yan. Nahahatak na po yan eh. Ayan, titingnan natin kung pasok na. Pasok na siya. Tapos, lulubagan ko siya ng konti. Kasi, baka sumagad naman yung thread nyo, tagad na yung thread, dito malulost thread ulit dyan, kailangan isa natin tornilyo. Okay? Para pasok na pasok. Hanggang sumagad lang yun eh. May ulo kasi may butas yun. Hanggang sumagad lang siya, okay na. Pag matigas na siya, doon yung mararamdaman. Pag matigas na ikutin, okay na ho yun. Kasi pag sinalpak nyo yung gulong, titigas pa ho yun eh. Sakto lang yun, higpit nun. So ito, papaluwain ko pa siya. Ayan, ito, matigas na oh. Tignan nyo. Matigas na, sakto na yan. Okay na yan, luluwag ang ano yan. Ayun, nakakabit na. Saka natin ikakabit yung drum. Okay? Ganun lang, sobrang dali lang ito. Gawin ninyo, sagrahin nyo. Sobrang dali lang. Yung sa harap po, parang proseso naman yun. Iba naman yung drum rig kasi ito sa likod. Mga Toyota sa likod, sobrang dadali ng palitan ito. Kaya Toyota, Hi-Ace, basta yung parang Toyota o ganito lang proseso niyan. Mitsubishi, madadali lang yan. Yung Honda lang medyo may kahirapan palitan. Lalo na sa front. Sige, kapit lang natin yung drum. Salpak lang. Halimbawa, pag pinalo nyo, ayaw pa rin, matigas. Meron po tornilyuhan yan, ito. Tornilyuhan yan. Ang size po niyan, 12. Kakabit nyo lang dyan yung 12, dalawa. Yan, oh. Iigpitan nyo po yan konti-konti. Pag-igpit nyo konti-konti, luluwa na unang kusa yung drum na yan. So, ganun lang yung kadali yun. Pero siguraduhin nyo na naka-release yung handbrake nyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi talaga yan matatanggal yung drum kung naka-handbrake. Okay? So yun, ikakapit na lang muna natin yung gulong. So yun, ikakapit na lang muna natin yung gulong. Sa pagkapit po ng gulong, may discarte ko rito para hindi kayo gagamit ng pwersa o mas malakas na pwersa. Hindi kailangan lakas lagi, okay? May discarte dito. Ito yun, yung max. Bawa, max, hawakan nyo. Sa kayo bandang komportable, yung malakas nyo, kanan o kaliwa. Pag kaliwete kayo, ganyan. Pag kanan, ganito. Yung isa sa max, sa kaliwa. Ay, buhat po niyan, ganyan. Hindi ko kayo mahihirapan dun. Hindi kapag katulad ng pag dalawa niyo ahawakan, mas persado yun. Kung ganun, may sentro niyo pa na maayos yun.
Tapos paglagay na, kamay lang muna. Itagan nyo ng kamay hanggang hindi nyo na maipitan. Kamayin nyo muna hanggang hindi nyo kayang ipitan para iwas low stride. Kasi kung gagamitan muna natin na ito, ito kaagad, baka matabingin yung pasok ng tornilyo, low stride yun. So, ulit ka na naman, bibili ka na naman na stud, bibili ka na naman na sayang gasto, sayang oras, okay? Kaso pag ipit mo ng tornilyo, yun, dito ka nagpumpisa, ay susunod nyo dyan, ito. Hindi ito, yung iba kasi ganyan lang, yun. Yan, ganyan, paikot. Mali ho yun. Ang kailangan, muna rito. Muna, katapat niya. Sunod, dito. Ano yun? Pa-star mo. Yung discarding niya. Okay. Huwag mong paikot. Paikot na natin ito. Pag ipit o, di ba pinaikot ng cross ride? Busa nang titigil yan eh. Busa nang titigil yan. Pag busa nang titigil, palawin nyo na lang kamay nyo ganito. Yan. Okay na yan, pero pag pinaba nyo, dudukol nyo pa rin ang kamay. Kasi hindi maluwag pa ho yun. Para lumapat na ho ito. Yan, ganun lang o. Oh. Yan, dudukol nyo natin. Hindi na umikot, palo. Medyo masakit lang sa kamay yung paghuna kayo, pero bandang huli magsanay din kayo. So yun lang po yun. Ipababa natin, tapos double check natin ha. Huwag natin kakalimutan, double check lagi yung kulong natin. Kasi baka mamaya humiwalay sa atin yan. Okay, disgrasya tayo dun. So yun lang po yun, paano magpalit ng stud. Again sir, maraming salamat po ulit sa pagbayag yung video mo itong palin. Ay, okay, so yun po. Gandang araw po ulit. Maraming salamat.